try to give thanks to Perks, the confession coordinator of the Santa Maria de la Estrada Parish, especially Ma'am Emma, the PPC coordinator, who is already who is also here, sa mga ating mga nag-attend ngayon. And also my Father Ben Arsenio. Father Ben Arsenio is the Diocese of Cubao, Spiritual, Diocese of Cubao, Catholic Great Defender Spiritual Advisor. That is the reason why he is here, because he wants to support this kind of formation in order for us to understand our Catholic faith. Magandang gabi sa inyong lahat. God is good and all the time. Yung sagutin niya, pang matanda na daw yan. Meron daw pang bago yun. Pag sinabing God is good, ang isasagot natin, grabe. Pag all the time naman, syempre. Sige, ulitin natin. God is good. Grabe. All the time. Syempre. Ano ba yan ang mga ibang sekta? Kasi sa ibang sekta, malalakas. Masigasig. Kaya napansin niyo yung praise and worship nila mga kapatid. They do praise and worship with shouting and singing. May gitara, may drum. Yung tayo sa Katoliko. Kapag naghumili pa lang, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yes, Father, amen. Hanggang nakakatulog na lang tayo. Eh, ulitin natin, God is good! Again na yun. So ako po, ulitin ko po, ako po si Brother James Consensino. Isa po akong member ng Catholic Faith Defender sa Davao City. So, Bisayan ako. Sino ang Bisayan? Maayong nafingi ka ninyo. Bakit marami kayo? Taghan ka ayon. Diba? Opo, so, I am so grateful to be here in your parish. At least for the last time I give my talk, because I will be returning in Davao ngayong August 16. Kasi hindi lang po ang Quezon City ang nag-i-invite. Ang dami ko pong pinupuntahan po. Pupunta ako ng Davao, Gensan, Bohol, Leyte, Ilocos Norte, all over Luzon, Visayas, and Mindanao, just to give talks sa ating mga kapatid na mga Katoliko. So, ngayong pong araw na ito ay tatalakayin po natin mga kapatid ang kahalagahan ng apologetics. Alam ko po na ang iba sa inyo ay parang bago pa lang sa pandinig nyo ang salitang apologetics. Opo. Parang bago pa lang sa inyong pandinig. Ang apologetics po, mga kapatid, ay isang salitang nanggaling sa Griego. It came from the Greek word apologia. Ano pong ibig sabihin yun? Ano pong ang meaning ng ano na po ang apologetics sa nananggaling sa salitang Grego? Apologia. Na ibig sabihin, to reason out. To answer. Ano daw yung apologetics? To reason out. To answer. Ano yung sasagutin natin? Ano yung i-answer natin? Alam po natin na marami sa ating mga Katoliko kakaunting lamang ang nakakaalam sa ating pananampalataya. Pagtatanungin kayo, Brad, bakit kayo nagsasign of the cross? Anong isasagot natin? Kasi ang alam niyo, iba kasi nasagot, Brad, bakit kayo nagsasign of the cross? Ang sinasabi ng iba, pampaalis doon ng demonyo. Kaya nagsasign of the cross in order to cast out demons. So, nabigla ang Protestante. Ha? Pampaalis pala ng demonyo ang sign of the cross? Eh bakit pagkatapos ng misa ang pari na ganyan sa inyong harapan? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Eh parang kayo ng demonyo ngayon na pinapaalis. Alam mo? The reason why bakit hindi natin alam sagutin? Because hindi natin inuunawa yung ating pananampalatayang Katoliko. We don't study our Catholic faith. We don't learn our Catholic faith. And that is the reason why we don't appreciate our Catholic faith. Marami sa ating mga Katoliko pumupunta ng misa, pero hindi nila naiintindihan kung bakit sila pumupunta. Marami sa ating mga Katoliko
na nagdadasal ng Rosario, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Misan, iba pa nga, Latin, Ave Maria, Gratia, Plena, Dominus, Tecum, Benedicta, Tuir, Mulgeribus. Pero kapag tanongin mo, bakit ka nagdadasal ng Rosario? Ewan ko lang, brad. Kaya ang minsan, kapag merong nagtatanong sa atin na ibang sekta, brad, bakit ka nagro-Rosario? Anong isasagot natin mga Katolikong mamibay? Ito na yung aking buhay, ito na din yung aking kamatayan. Dito na ako nabuhay at dito na din ako mamamatay. Katolikong ipinanganak, Katolikong mamamatay. O yun na lang ang sagot natin, puro patay. Bakit alam ko? Kasi sama. Bakit alam ko? Bakit? Kasi gaya ng sinabi ng ating minamahal na formation coordinator na si Manforks, dati po akong born again. Since birth. Ibig sabihin, ipinanganak po akong protestante. Simula ng pagkabata hanggang pagiging teenager, ako po ay namuhay bilang isang protestante. Sa amin, bawal ang cross. Wala sa amin ang purgatorio. Bawal sa amin ang purgatorio. Bawal sa amin magbinyag ng misa. Ang nang misa, magbinyag ng bata. Pero yung mga bawal natin, nandito ng cross sa akin ngayon. So why is that? Because of apologetics. Kaya po sa apologetics, dito po natin matututunan yung ating pananampalataya. Kasi meron po tayong kasindihan na in order for you to appreciate things, you need to understand things. Bago mo ma-appreciate ang isang bagay, bago mo makita ang kahalagaan ng isang bagay, kinakailangan mo muna maunawaan ang isang bagay. Like for example, cellphone. Sino mga ito? Lahat tayo may cellphone. Amen. Kahit gaano kaganda yung cellphone mo, ma-iPhone pa yan, ma-Vivo, Oppo, Kalabasa, anong kahunggay, kapag hindi ka marunong gumamit ng cellphone na yan, magiging masaya ka ba sa cellphone mo? Magiging appreciated mo ba yung cellphone mo? Magiging mapamahal ka ba sa cellphone mo? Hindi. Why? Because you don't understand your thing. Hindi mo naunawaan yung cellphone kahit gaano pa kamahal yung cellphone mo, kapag hindi mo naunawaan yan at hindi mo alam paano gamitin yan, magiging useless ang lahat. It's the same thing with our Catholic faith. The reason na marami sa ating Katoliko hindi masyado nagiging mahal ang ating pananampalatayang Katoliko sapagkat hindi natin naiintindihan yung ating pananampalatayang Katoliko. Kaya marami din sa ating mga Katoliko nare-recruit sa ibang mga sekta. At alam ko po paano mag-recruit ng Katoliko walang alam. Dahil dati po din ako nagbabahay-bahay. Kaya po mga kapatid, mag-ingat kayo mga nagbabahay-bahay. Wala po kong sinasabi kapag may nagbabahay-bahay, aawayin nyo. Hindi po ganun. Ang gagawin nyo kapag may nagbabahay-bahay, bigyan mo kayo ng teknik. Kapag may nagbabahay-bahay sa inyo, tutok-tok niya. Brother, sister, pwede po ba mag-share ng word of God? Dapat ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. The charity, the gentleness. Sige, brother, sige, sister, tuloy po kayo sa bahay namin. Pag tuloy nila, maupuin nyo. Dito po, brother, dito, sister. O, okay, dito kaya, pastor, dito, sister. O, upo po kayo dyan. Bago tayo mag-Bible study, pastor, diba? Bago tayo mag-Bible study, kinakailangan magdasal muna. Sabi ng pastor, okay, sige magdasal tayo. Okay, pastor, dahil ako ang may-ari ng bahay, pastor, ako mag-lead ng prayer. Ang gawin nyo, kunin nyo yung mga rosaryo. Pastor, ikaw sa first mystery. Sister, ikaw sa second mystery. Pastor, ikaw sa third mystery. Oh, brother, Lord, fifth mystery. Oh, sige, sunod kayo, pastor. Oh, I believe in God. At para pag-ingon mo na, nawala na sila. Hindi nyo na kailangan dibatihan. Oh, hindi nyo na kailangan makipagsagutan. Ganun ang gawin nyo. Lalayas na. Pero, ganun na lang malagi ang gawin ating mga Katoliko.
Itinggalan ba natin aralin yung ating pananampalataya katoliko para alam natin paano sila sagutin? Malagi na lang pa tayo kapag may pupunta na naka-long sleeve, naka-necktie, tapos may mga pangalan dito, anong gagawin ng mga katoliko? Tatago? Brother, sister, wala ko dito. Tatago. Minsan ginagawa pa ng iba, yung mga malalaking lalaki na kapag may papunta ng naka-long sleeve sa kanilang bahay, tapos sasabihin, brother, pwede mag-Bible study. Bakit kayo mag-Bible study? Katoliko kayo? Yes po, katoliko kami. Ang mga katoliko makasalanan. Ang gagawin ng iba, maghahait ng ipa. Ano sinabi mo, brad? Ang katoliko makasalanan? Ano yan? Kuli pakiulit nga? Aalis na yun. Pero palagi na lang matayang ganun. Anong sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15? Nandiyan sa Biblia. Ganyan kami sa born again. May mga chapter and verses. 1 Peter chapter 3 verse 15. Pero kapag katoliko, ano nga gano'ng katoliko? Libro, isip-isip, kabanata, bibig, versikulo laway. kapag protestante ang kausap mo, babanatan ka ng mga versikulo. John chapter 3 verse 16, Jeremiah chapter 29 verse 11, John chapter 14 verse 6, Ephesians chapter 5 verse 23. Pero kapag katoliko ang kausap mo, brad, ano nga lumabas sa last one? 643, 645. It is a sad reality in our Catholic faith na talagang yan ang ating pagiging Katoliko. Pagpabasahin ang Biblia, ayaw magbasa. Pero pabasahin ang number ng gasto, balik-balik na rin pa. O palang 9, o palang 6. Padalahin ang Biblia, ayaw. Napapansin niyo kapag Protestante, naglalakad sa kalsada, di ba? Anong ginagawa nila sa Biblia? Nakaipit sa kili-kili. Ah, ganun talaga. Taas noo. Malalaman ko na kung Biblia ng Katoliko o Biblia ng Protestante. Kasi kapag Biblia ng Protestante, nangangamoy, kili-kili. Kapag Biblia ng Katoliko, nangangamoy, ipis. Ah, diba? It is a sad reality of our faith. Yan ang makikita niyo ang kaibahan ng Protestanteng Biblia at Katolikong Biblia. Kaya kapag may nakita kayong Biblia, amuyin niyo. Kapag namamoy kinikili, alam niyo na. Pero kapag ang natayin niyo ay Biblia ko, malilito kayo. Pag may kinikili, pero Katolikon mo lang ang salita. Dahil I am a genuine Catholic. Ano ang apat ng klaseng Catholic? Nominal Catholic, seasonal Catholic, occasional Catholic, and genuine Catholic. Ano po itong nominal Catholic? Ang nominal Catholic po, ito po yung mga taong matindi. Papasok lang sa simbahan nung sila'y pininyagan at yung sila'y namatay na. Ito namang seasonal Catholic, ito po yung mga Katoliko na nagsisimba lamang ng Biyernes Santo, simbang gabi, seasons. Uy, no? Semana Santa na ngayon, magsimba ako. Uy, simbang gabi ngayon, magsimba ako. That are seasons. Yung occasional Catholic, magsimba lang ng inyan, kasal, patay, birthday. Ah, di ba? O ngayon, ito namang mga genuine Catholic, ito yung mga Katoliko nagsisimba every Sunday. O di kaya araw-araw, ito yung mga Katoliko nagdarasal ng Santos na Rosario, araw-araw. Ito yung mga Katoliko nagbabasa ng Biblia. Ito yung mga Katoliko nag-aaral ng pananampalataya Katoliko sa pamamagitan ng katekismo. Pero yung mga Katoliko hindi talaga nagsimba, kahit lang sa buong buhay niya, ano tawag yan? Ano yan? Nominal Catholic? Seasonal Catholic? Occasional Catholic? Paano na lang yung mga Katoliko hindi talaga nagsisimba? Ano tawag yan? Animal Catholic. Eh, biro na yung mga kapatid. Anong sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15? Always be ready to answer questions to those who ask it. But do it with gentleness and respect. Anong sinabi sa Biblia? Lagi kayo maging handa sa pagsagot sa kung anong tanong na iparatal sa atin. Pero gawin natin yan na maging malumanay at may respeto. Ngayon,
tatanungin tayo sa ating mga kapatid, bakit kayo may rebulto na ang sabi sa Biblia, Exodus chapter 20, verse 4, thou shall not make a graven image. Anong sinabi sa Biblia? Huwag kayong gagawa na kahit anumang rebulto sapagkat ito'y kasalanan sa harap ng Diyos. Dalugto, huwag kayong luluhod sa harapan nito sapagkat kayo ay ng Diyos-Diyos. So, anong isang sagot nating mga Katoliko? Kaya yung ibang mga Katoliko, parang kawayan. Kapag ang hangin papunta sa kanan, pupunta din sila sa kanan. Kapag ang hangin naman, papunta naman doon sa kaliwa, doon naman sila sa kaliwa. Kaya tayong mga Katoliko, sinasabihan tayong katatloliko. Dahil wala tayong direction sa ating pananampalataya. Why? We don't understand and study our Catholic faith. Kaya tatanungin tayo ng mga ganun, ng klaseng tanong. Anong maisasagot natin? Kaya ang iba sa atin, kaya nung ako na'y naging Katoliko, isi-share ko yung story ko sa inyong mga kapatid, paano po ako'y naging Katoliko. Nung ako'y bago pa lang na Katoliko, may dala na akong Biblia kasi nag-iikot. Yung mga ginagawa ko dati sa Protestante, ginagawa ko na din sa Katoliko. Kung nagbabahay-bahay ako nung ako'y born again pa, nagbabahay-bahay na din ako nung ako'y Katoliko na. Kaya naabutan ko ang mga Jehovah's Witnesses. Yes. Mga Jehovah's Witnesses na nagbahay-bahay din sila. Ngayon, merong isang Katoliko na lalaki na pinipilit talaga ng mga saksi. Gawin ko na lang sexy, yung mga sexy, pinipilit talaga nila yung tanong sa lalaking Katoliko na yun. Eh, ang lalaki, hindi makasagot. Ang ginawa na, nagsuntukan na lang. Kaya sabi ng lalaki, kapag hindi ito, kung hindi kita matatalo sa debate, kumbate na lang ang gagawin natin. Nakakaawa po sa ating mga Katoliko na yan po ang ating tinatawag na pananampalataya. Kumbaga, inaabuso na po yung ating pananampalataya. Why? Because Catholics are innocent. Inosente ang mga Katoliko. Kaya gaya ko po na ako'y dating Protestante, alam na alam ko po paano namin inaatake ang Katoliko. Alam na alam namin paano mag-deceive ng mga Katoliko walang alam sa pananampalataya. Alam po namin paano mag-recruit ng mga kabataan sa Katoliko sapagkat alam namin ang mga Katolikong bata ay huwag ulang masyado sa katikismo. Kaya dami ang kaya meron tayong kasabihan that many are sacramentalized but not catechized. Marami sa atin tumatanggap ng sakramento pero hindi naman natin nauunawan ang katikismo. Kaya in very simple question, hindi kaagad natin masasagot. Kaya ang mangyayari, mag-born again na lang tayo. Ang karami, mag-70 Adventist na lang, Jehovah's Witness, lilipat na lang sa ibang sekta. Bibigyan ko kayo ng example, paano ako mag-recruit ng Katoliko. Example lang ito. Brad, ligtas ka na ba? Are you saved? Anong isasagot natin? Ay, Brad, hindi ko pa alam na ligtas ako kasi ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ligtas na ko. Ibabalik ko naman ang tanong, Brad, ikaw, ligtas ka na ba? Sasagutin kong born again ako. Yes, Brad, ligtas na ako. Bakit? Tinanggap ko ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Tatanungin ka ng Katoliko, ganun ba? Paano ako masave, Brad? Paano ako maligtas? Ano gagawin ko? John chapter 3 verse 3. Babasahin ko ang John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. So ganun kaya sila. Maliban na ang tao ay papanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabihin ang Katoliko, mag-born again pa lang ako, Brad? Yun ang nakalagay sa Biblia. Kaya wala, mag-born again na sila. Pero, magpapatalo ba ang baptis? Hindi. Kung ang born again mabasa sa Biblia, ganun din ang baptis. Ganito, ang technique ng baptis. Bigyan ko kayo ng example kasi naging baptis din ako.
lahat ng religion, inikot ko bago ako naging Katoliko. Kaya ipapakita ko yung technique nila paano sila mag-reklita. Ganito yung Baptist. Brad, tama ko yung sinabi mo, born again ang mababasa sa Biblia. Meron din kami. Kapag ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay tao, rather, kung ikaw ay tao, na binyagan ka sa Katoliko, ano ka? Katoliko. Kapag ikaw ay iglesia ay tao, na binyagan ka sa Iglesia ni Cristo, ano ka? Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw ay tao, na binyagan ka sa saksi ni Jehovah, saksi ni Jehovah, ano kayo? Sinong nagbinyag kay Cristo? Saint John. Saint John da? Kaya baptis si Cristo. Sounds logical. Kaling nag-technic nila. Kaya sila na naman yung tunay. Magpapatalo ba ang Pentecostal? Hindi din magpapatalo ang Pentecostal. Meron din sila sa Biblia. Paano nyo nasabi mga born again at baptist na kayo totoo na kami sa Pentecostal? Meron din kami sa Biblia. Acts chapter 2 verse 1 at 9. Anong sinabi doon? At the day of Pentecost, the Holy Spirit descended from heaven. Ano daw sa araw na? Pentecost, ang banal na Espiritu ay? Kaya totoo ang Pentecostal. Kasi nasa kanila ang banal na Espiritu. Magpapatalo ba ang Iglesia ni Cristo? Hindi din sila magpapatalo. Babasahin din nila ang Roma, Kabanata, Jesus, versikulo Jesus. Romans chapter 16, verse 16. Ano sinabi doon? Managpatiman kayo. Gayahin kayo yung boses nila. Managpatiman kayo ng banal na halik, mga kapatid. Ang lahat ng Iglesia ni Cristo. Ano na mababasa sa Biblia? Iglesia ni? Okay, mag-iglesia na din kayo. Magpapatalo ba ang Jehovah's Witnesses? Mababasa din sila sa Biblia. Isaiah chapter 43 verse 10. Anong sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 10? Sinabi ni Jehovah, kayo ang gagawin kong aking mga saksi. Sino may sabi? Anong sinabi niya? Gagawin ko kayong aking? Kaya saksi ni Jehovah. O ngayon, tatanungin ko naman kayo, kayong mga Katoliko, saan mababasa sa Biblia Katoliko? Wala, kasi mag-born na kita tayo lang. Ilan na ang membro ko? Isa, dalawa, tatlo, at lima. Ako pastor niyo, tatlo, at lima. Nakikita niyo yung different styles nila of how they are going to recruit Catholics sa kanilang religion. Ganito po ang dahilan kung bakit po alam ko yan. Way back before 2015, downwards, ako po'y pinanganak na Protestant, born again, evangelical born again po. All of my families are born again. Even some of them are pastors and pastoral. Wala po akong nanay at tatay, kasi nung 5 years old pa lang ako, broken family na ako. So lumaki ako sa lola ko na very religious talaga pagdating sa Protestantism, sa born again evangelical. So at that time, I was so active being a born again. Napaka-aktibo po. Because meron po kami kasagihan that we should win more souls in heaven. At naniniwala po ako sa aking sarili na ang kaligtasan po ay nasa born again. You need to be born again. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. So I have this mindset that you should be born again in order for you to enter the kingdom of heaven. So kaya ang ginagawa ko, nagre-recruit ako ng mga maraming Katoliko. In fact, I recruited for about 68 youths sa aming simbahan. I was only 12 years old at that time. I read the Bible 5 times already. Genesis up to Revelation, Revelation up to Genesis. Kasi sa amin sa born again, we are required to read 7 chapters per day. That's the reason why many Protestants and born again are so scripturally well being studied because they read the Bible every day. E tayo mga Katolik, pag-isip pa na, nag-Facebook na, galagyan mo sa sinusuturos mo na. Mag-Facebook, tapos kapag may kaaway, post-post ka sa Facebook. Shout out sa nagnakaw ng panty sa akin. Kaya nung nag-talk ako, may nagtanong,
Brother James, ano ba yung masabi mo sa mga Katolikong nagsisimba pero chismosa naman? Ano bang masabi mo sa mga Katolikong very active sa simbahan? Napakabait pag nasa loob ng simbahan pero nagkikichismis naman sa kapitbahay. Sabi ko, ang tawag sila ng mga kapatid, Good Samaritans. Good Samaritans. Kaya marami sa timen yan. Kaya ang matamaan, mabubol. So I think, so sa amin, we are required to read 7 chapters per day. Kaya naubos ko na yung Biblia 5 times. Until even now, I still read the Bible. Even though na ako'y isang naging Katoliko na. At mas lalong lumalim pa ako nung ako'y naging Katoliko na sa pagbabasa ng Biblia. Kaya po may kasabihan na weak Catholic became Protestants, but strong Protestant became Catholic. Bakit? Yung mga Protestant, they are very well versed. Napakataas na kanilang kaalaman pagdating sa scripture. Mahirap mong rekrutin ang isang Protestante pabalik sa Katoliko. Pero yung mga Katoliko, ano lang nare-recruit nila? Yung mga taong nandiyan ang gilid-gilid. Wala pa kong nakita sa buong buhay ko na may na-recruit silang isang siipte o isang katikista. Ang puro nare-recruit nila yung mga naglalaro ng sugal, nagsasabong, yung mga... Kaya ka minsan, mga Katoliko, padadalhin mo ng Biblia, ayaw magdala. Pero mga Protestante talaga, magdala-dala ng Biblia. Pero kapag mga Katoliko, padalhin mo ng Biblia, ayaw. Nahihiya ako. Pero padalhin mo ng manok. Kasi magsabong. Hawak-hawakan pa. Ano ba? That's the difference between Catholicism and Protestantism. Kaya ngayon, sa amin, bata pa lang po kami, tinuruan na po kami ng salungat na doktrina sa pananampalataya ng Katoliko. That the Catholic Church is of the devil because they made a doctrine or they teach a doctrine that is not in the Bible. They do things that is not in the Bible. They believe things that is not in the Bible. Sa amin po, kapag hindi po mababasa sa Biblia, hindi po namin paniniwalaan. Because we are sola scriptura. Ano yung sola scriptura? It is a Latin word which means soul alone or scriptura, Bible, Bible alone po kami. Hindi po kami naniniwala. Kapag hindi po mababasa sa Biblia, hindi kami maniniwala. So we are trained by God na talagang kapag wala sa Biblia, hindi kami maniwala. Ngayon, nung ako po'y bata, meron po kami tinatawag na encounter with God. Na doon namin inaaral yung pagiging born again namin, na talagang kinakailangan magbago ang buhay. Kaya po marami sa mga born again, yung mga Katoliko nag-born again, alam nyo, kapag nag-testimony sila dyan sa mga kalsada, magdala ng speaker, tapos may microphone, tapos may dala-dala ng Biblia sa kilikilig, tapos magsisigaw-sigaw dyan sa daan, nung Katoliko pa ako, nasinggero ako, nung Katoliko pa ako, nagsusugal ako, nung Katoliko pa ako, nagkapit ako, pero ngayon naging born again ako, hallelujah, praise God, nagbago ang buhay ko. Ganun ang isgero nila. Ngayon, tinanong ko yung pastor na yun, pastor, nung nagmisa ang pare, pagkatapos ng misa, anong sinabi niya? Di ba? Ang sinabi ng pare, the mass has ended, go in peace and love and serve the Lord. May sinabi ba ang pare, pastor, na the mass has ended, lumabas kayo, magnakaw kayo, magsabong kayo, mag-refuse kayo, magkabit kayo, ano ba sinabi niya? Sabi niya, wala ko, bakit mo ginagawa yung mga bagay na yun, ikaw yung isang Katoliko pa? Sabi niya, personal ko lang yun, bakit mo dayrama yung Katoliko? Nasasabi mo, Katoliko pa ako, nasigero ako. Hindi ka naman tinuruan sa simbano, nasigero ka. So kasalanan ba ng simbahang Katoliko kung bakit ka naging nasigero? Eh kasalanan mo yan. So nakikita mo yung kanilang teknik lang minalina na, ay pag sa Katoliko ka, makasalanan ka. Ay, kapag sa Katoliko ka, masinggero ka. Kasi, punta kayo ng BGMP sa Muntinlupa. Mag-survey kayo doon. Tingnan nyo, mas marami Katoliko doon. That is a reality. Pero hindi po dapat natin yan ikakapagtaka. Because even before Christ, kahit mismo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa 12 na mga apostolis niya, may Judas pa rin.
kahit sa paharian ng langit, may Lucifer pa rin. Ano lang ibig kong sabihin? Nothing is perfect. It is your own fault, it is your own sin that makes you bad. Pero hindi nagpuro ang simbahan sa inyo maging ganyan kayo. Pwede kang magbago ng buhay na hindi mo na kailangan ng born again. Magbago na ang buhay mo kahit pa ikaw naging isang katoliko na. Kapag nauunawaan nyo lang yung inyong pagiging katoliko. Kaya sa amin sa born again, very deep ang aming scriptures. Napakalalim yung pagbabasa namin sa Biblia. Kahit nagagawa-gawa na lang kami ng sariling interpretasyon namin, ay babasa lang pa rin kami sa Biblia. Ngayon, this is my story why I became Catholic. Yung pastor ko sa Davao, actually malaki ang simbahan namin sa Davao. Hindi na lang ako mag-mention ng name for the respect of my church before. Pero kilala sila sa Davao. Sabi ng pastor ko, Brad James, dahil magaling ka sa evangelization, pwede ka ba mag-evangelize sa plaza? Kapag nakapunta kayo ng Davao, doon po ako nag-evangelize sa pinakakilalang plaza sa Davao, yung San Pedro Cathedral Plaza, sa harap ng San Pedro Cathedral. Ito ang Biblia. Tapos medyo takot ako, sabi ko, Pastor, kaya kong mag-evangelize one-on-one, pero yung magharap sa plaza, hindi ko kaya yun. Anong sinabi ng pastor ko? Hindi ko makalimutan yung sinabi ng pastor ko. Brad James, huwag ka mag-alala because the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit is with you. Pero gano'n kami eh. Kailangan namin magsigaw-sigaw para kasi pang-modus operandi namin ang sigaw. Oo, maniniwala kayo sa akin magsigaw-sigaw ako. Para na kayong nakikinig ng drama na radyo. Kapag nakikinig ka ng drama ng radyo, may narinig yung story na, Brad, galit ako sa iyo. Pukunin ko yung baril sa aking gilid. Itutok ko sa mukha mo. Maniwala kaya kayo? Pero kapag gagawin ko, galit ako sa'yo! Wala ko sila! Tutong sa mukha ko! Diba kapag kayo mga nakikinig, yung parang totoo to. Kaya sabi, sigaw-sigaw din sabi. Para yung mga katoliko na walang alam, masasabi ko, parang totoo to. Modus operandi namin yun. Kaya kapag may sigaw-sigaw, okay, kaya di maniwala. Okay? Yun. Joke lang yan lang kasi ako. Ang nagsasalita ko, masigaw-sigaw pa naman ako. Basta sinong, okay, pinuha na kay James kasi sigaw-sigaw pa naman ngayon. Ngayon, sabi ng pastor ko, the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit will anoint you. Kaya marami is nag-i-invite sa akin, puro charismatic. Kasi pang charismatic ang estilo ko din, kasi dati kung puro again. Yan, kung puro charismatic nag-i-invite, the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit will be with you. He will anoint you. He will teach you. He will guide you. Ang parang ako din, amen. Kaya nagkakaroon ako ng lakas ng loob na humarap sa mga tao sa plaza. At nung nandoon ako sa plaza, mga kapatid, sabi ko, mga kapatid na nandito sa plaza, nandito na po ang katotohanan na ng kaligtasan. Kailangan niyo po tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Mga kapatid, magsisi na kayo sa kasalanan. Huwag na po kayong magribulto. Huwag na po kayong maniwala sa purgatorio sapagkat wala po yan sa turo ng Biblia. Kaya yung mga tao talaga nagkinig sa bata pa to ha. Hindi ko alam na sa plaza na nagkikinig sa akin, ang mga nagkikinig pala sa akin doon ay mga Catholic faith defenders. Isang organisasyon ng simbahang katoliko na napakatagal na wala pang World War II. 1935 pa sila nagsimula, based in Cebu. Sila pala ang nakikinig sa akin doon. At biglang may nagtaas na kamay, Brother, pwede magtanong. Sabi ko sa buong buhay ko, sa pag-i-evangelize sa mga kalsada at sa mga plaza, ngayon pa lang ako nakatanggap na may magtanong. Pero ang nasa isip ko, nabasa ko na ang Bible, at ang sabi ni Pastor, the Holy Spirit is with me, and the Holy Spirit will teach me, and the Holy Spirit will guide me. Kaya confident ako kasi meron akong Holy Spirit na kung ako tanong. Brad, unang tanong, sa Matthew chapter 16, verse 18, Christ said, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Et ego tego te picatum is petros et superham petra. Edificamo ecclesiam et morte et perenon prevelamon adversus iam.
iyak kung sa natin. Ang iba pa namin, mga gagamot, nanginginig-inig na. Kaya mapapansin mo, Christ said, you are Peter, and upon this rock, I will build my... Kung sa Tagalog pa lang, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan. Ilang simbahan? Isa. Because he said, I will build my church. He did not say, I will build my churches. So, ibig sabihin, singular, not plural. Simple lang ang tanong ng safety. Anong simbahan niyo, brad? Ako naman, hindi ko nasagot. Kasi hindi ko naman talaga alam ng simbahan yun. Kaya, sa sobrang sama ng loob ko, tinanggal ko yung microphone ko sa speaker, umalis ka agad ako. Nasa isip ko, saan na yung Holy Spirit na sinasabi ni Pastor? Bakit hindi ako tinuruan ng Holy Spirit? Kaya pumunta ako sa Pastor ko. Sabi ko, Pastor, may nagtanong sa akin isang Katoliko. Hindi ko nasagot, ano ba yung tanong niya? Si Kristo, mababasa sa Biblia, Matthew chapter 16 verse 18, Christ established only one church. Ang tanong, anong simbahan niya yung Pastor? Alam mo yung sagot ng Pastor ko? Huwag ka nang bumalik sa plaza kasi mga yun niya yung mga. Kinaligtan ko na naman ang tanong. Sabi ko, Pastor, hindi pa kaya ang Catholic Church ang itinayat siya ni Cristo? Kasi parang may, the way the Catholic ask me question, parang may paninindigan siya. Parang may handa siyang ibada sa akin. Sabi niya, hindi ka Katolikong. Yung sa Matthew 16:18, hindi ka Katolikong. Sabi ko, ano ba ito, Pastor? Sabi ng Pastor ko, hindi ko alam. Sabi ko, ganito na lang, Pastor. Kung hindi man ito Catholic Church, dito na lang ako magtanong mismo sa simbahan natin, Pastor. Dito ha sa simbahan natin. Sino may tayo ang simbahan natin, Pastor? Sabi ng Pastor ko, ako. Sabi ko na, honesty is the best policy. Sabi ko galing ang Pastor ko. Sabi ko, eh, akala ko ba si Kristo ang may tayo? Sabi niya, I will be with you. Akala ko si Kristo. Sabi niya, inutusan ako ni Kristo. Ang sunod ko naman tanong, kailan kinakita, Pastor? Satisfied sa kanyang sagot, umalis po ako sa aming simbahan. Kaya doon po nag-umpisa na, dahil umalis po ako sa aming simbahan, doon po ako nag-umpisa na pumasok ng Pentecostal, pumasok ng Baptist, pumasok ng Jehovah's Witnesses, pumasok ng Iglesia, pumasok ng Seventh-day Adventist, pati sa diyan, pinasok ng dating taon. Wala na napapasabi ko yung manggugulang, makompleto na. Pinasok ko lang. Kaya po, alam na alam ko technique nila. Kaya kung napapansin mo, yung mga ginagamit nila, napagdaanin ko na po. Isa na po ang simbahan na hindi ko po napasok. At yun po ang simbahan na Katoliko. Bakit? Kasi ayaw na ayaw ko po sa pananampalataya Katoliko. Kasi lahat ng mga reliyon talagang may mababasa sa Biblia. At ang tanging reliyon lang na hindi nagmagagamit ng Biblia, Katoliko. Kaya ayaw na ayaw ko sa Katoliko. Pero no choice ako. Hindi pa rin masagot yung tanong ko na ano yung simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus. I was 13 years old at that time. Batang-bata pa po. So, bumalik ako sa plaza. Bumalik ako sa plaza, nagpapakumbaba po ako. Sabi ko sa mga Catholic faith defenders, turuan niyo po ako sa pananampalataya Katoliko. Kaya tinuruan nila po, biblically, theologically, historically, philosophically. Tinuro nila sa akin ang lahat ng mga pananampalataya Katoliko. Kung paano nag-umpisa ang simbahang Katoliko, saan nag-umpisa, sino ang may tayo. Tinuro nila lahat ng mga tanong ko, bakit ang mga Katoliko may rebulto, bakit ang mga Katoliko naniniwala sa purgatorio, bakit ang mga Katoliko naghihingi ng pagdarasal kay Mama Mary, bakit ang mga Katoliko napakataas ang kanilang pagtago kay Mama Mary. Tinuruan nila ako lahat. Kaya kung yan ang sinasabi ni Cardinal Newman, to be deep in history is to be ceased to become a Protestant. Kapag laliman mo yung maalaman mo sa kasaysayan, magiging Katoliko ka at matatapos yung pagiging Protestant mo. Kaya inaral ko ang kasaysayan. At ang dami mga kasaysayan na nag-claim na talaga ang simbahang Katoliko was founded by Jesus Christ way back on 33 AD, Jerusalem. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, New Book of Knowledge, World
World History by O'Brien, ang daming mga kasaysayan, many standard references, claims that Christ established only one church, and that church is the Catholic Church. Kaya, February 18, 2015, nagpabinyag po ako sa Katoliko. Pero, alam niyo yung mga tao nakita yung katotohanan na parang kung nakakita ng isang treasure, that you found something that is very worth it, na hindi mababayaran ng pera. At kapag, di ba, kapag parang nanalo kayo sa loto, gusto niyo maging tahimik pero hindi niyo mapigilan yung inyong saya, mag-iingay talaga, nanalo ako sa loto! Nakakita ako ng kayamanan, nakakita ako ng treasure, hindi niyo mapigilan sa sarili niyo. Ako din yung natagpuan ko yung katotohanan sa simbahan ko, hindi ko mapigilan sa sarili ko. Pumunta ako sa mga protestante kong pamilya. Sabi ko, tita, tito, kasi wala akong nanay tayo, tita, tito, lula, magkatuloy ko na tayo lahat. Alam niyo nangyari? Praise the Lord, pinalayas ako sa bahay. Because they cannot accept na ako'y naging isang katoliko. And that was the crucial time sa aking panahon na when I decided to be the Catholic Church. Why? Kasi hindi naman talaga nila yung talagang diretso ka agad nila kung sinabihan, hindi ka na namin ako, hindi ka na namin party sa pamilya. Dinadahan-dahan nila ako. Since na hindi na nila ako kinakausap, yung allowance ko, pinutol na. Hindi na ako nakapag-continue sa pag-aral. At saka minsan kapag uwi ako galing sa eskwela, kaya po wala lang pagkain sa damisan. Kaya ano ginawa ko? Napilitan akong hito sa pag-aral. At saka, I want to learn my Catholic faith. Sabi ko, gusto ko maging kagaya ngayon, maging Catholic faith defenders. Pero, hindi ako binibigyan ng pamasaya papunta sa simbahan ng Katoliko para mag-aral ng CFD. Anong ginagawa ko? Lapat ako, 10 kilometers per day, every Thursday. Kaya 10 kilometers. Dala lang ako ng isang notebook, isang ballpen. Para lang pag may versikulo, may malis na ako. Tapos wala pa tayo, wala pa akong dinner at that time. Tapos 10 kilometers, kasi 5 kilometers papunta, 5 kilometers pa uwi. Minsan ulan pa. Tapos kapag minsan gusto kong mag-attend ng misa every Sunday, hindi ako makaka-attend kasi pinipigilan ako. Sinasama talaga kami sa fellowship namin. Kaya sabi ko, talaga mag-attend ako ng misa. Kaya ginagawa ko, tumatanong ako sa bintana kapag Sunday. So ang ginagawa ko minsan, madaling araw pa lang sa Sunday, wala na ako sa bahay. Para na mag-attend ako ng misa. Tapos uuwi na ako gabi, para tulog na sila. Ganyan ako disobedient sa aking pamilya. Tapos, kapag bago ako magdasal ng rosaryo, because I was so in love with Mama Mary, nung naunawaan ko si Mama Mary, na in love talaga ko. At sabi ko, gusto ko magdasal kay Mama Mary araw-araw sa pamamagitan ng pagdasal ng Santos na Rosario. Pero ang ginagawa nila, chine-check yung kwarto ko kung may mga cross ba doon. Kaya kapag mawala na yung mga cross ko sa kwarto, alam ko na saan hanapin, sa basura. Kaya pupunta ko sa loob, hunin ko naman ulit, tapos tatago ko na naman. Antayin ko pa sila matulog lahat bago ako magdasal ng Rosario. Kasi kapag marinig lang nilang hindi rin ako, para nang sa nagubulago ng bahay. Kaya minsan magdasal. Kaya kayong mga Katoliko, kapag meron kayong opportunity to pray the Holy Rosary freely, magdasal kayo. Kasi hindi nyo naranasan yung ako na nagdarasal na patago. Kapag makapag-attend kayo ng misa, mag-attend kayo. Dahil hindi nyo naranasan yung karanasan ko dati na kailangan patatalo ng bintana madaling araw para na maka-attend ng misa. Because I found the truth in the Catholic Church. Dahil naiton ako for 2 years, naiton po ako sa pag-aaral. At dahil wala po akong kapera-pera noong that time, sa maniwala kaysa hindi, nakatira na lang ako sa plaza. Ang plaza ang naging bahay ko. Ang plaza ang naging places of study ko sa apologetics. Kaya masalamat din, nagsistudy ka ng apologetics sa loob ng simbahan mo. Ako sa plaza ako nakikinig. Yung mga siyente yung magtatakal sa ladon, ang tinatawag nila, plaza preaching. Kapag plaza preaching, naglinis na naman sa gilid. Tapos kasi yung plaza namin parang ganito. Ito, mahagda na, tapos yan. Kaya ginagawa ko, upo ako sa hagda na, tapos kikinig sa kanilang minista. Yan, ang ginagawa ko doon. So, wala akong kapera-pera, anong ginagawa ko? Nanganakal na lang ako.
buti, bakal, plastic. No, ginakolekta ko madaling araw para pagka 8 AM, magbukas na ang junk shop, benta ko at least may 50 pesos na ko pangkain isang beses isang araw. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga videos ko dati sa YouTube, napakabayan ko. Eh, kumpara mo ngayon, sabi nila, just renounce your Catholic faith at magiging normal ang lahat. Naalala ko yung mga kaibigan ko dati sa Born Again. Minsan, madadaanan nila ako sa plaza. Madadaanan nila ako sa plaza. Yung wala ko sa lumaayos na bihis, walang kain. Hirap na hirap. Pagtatawanan ako sa sinasabi ng mga kaibigan ko sa Born Again. Yan, yan ang napala ko sa pagiging Catholic ko. Tingnan mo, pinarusahan ka ng Diyos. Pero alam ko sa sarili ko, kapatid, hindi ako pinurusahan ng Diyos. Sinubukan naman ako ng Diyos kung manatili ba ako sa Kanya sa hirap at ginhawang. For 2 years, naranasan ko po yun. Rejection. Depression. Now, for 2 years, kaya nabuhay po ako independently sa plaza. Kaya po minsan nagtatanong sa akin, James, naging speaker ka ng Catholic Faith Defenders at expert is mo ang apologetics. Saan ka ba nag-aral ng apologetics? Sabi ko, sa UP. Sabi niya, sa UP, di ba? Galing mo, hindi. University of Plaza. Kasi sa plaza ako talaga nag-aaral. So for 2 years, ang tindi ng paghihirap ko. Pero sinabi ko, Lord, kahit pamamatay ako sa gutom, alam ko saan ako papasok kapag ako'y namatay. Na walang kagutuman, walang kahiyakan, walang maghihirap, kundi sa presensya ko lamang ang tinay na ito sa akin. Kaya ang sabi ko, Lord, dahil at that time talagang hirap na hirap ako, akalain mo, I can stand myself not to eat for 3 days. Tubig lang. Na in order for me to survive, tubig lang. Minsan, makakain ako isang beses sa isang araw. Ang ginagawa ko, makain ako ng pagpag, yung mga Jollibee, yung mga tira nila, kinukuha ko, niluluto ko ulit. At yan ang ginagamit kong pagkain. For 2 years. Kaya alam ko, Lord, this is your will. Hindi ko po plano na ako'y maging isang Katoliko. This is not my plan. This is yours. Ang gagawin ko na lang, manalig sa'yo. Manampanataya sa'yo. Dahil alam ko, hindi naman ako dito. Kaya, glory to God, sinagot yung pagdarasal ko. Na-discover ako ng mga Catholic Charismatic Services. At pinulungan nila ako sa kanilang community, ang mga charismatic community. Tinulungan nila ako, pinaaral nila ako ulit, binihisan ako, nitrain ako. Kaya, ito na ako ngayon, no, nagsasalita sa yung harapan. Na-discover na nila ako sa plaza. Sa plaza ang buhay ko. Kaya kapag uuwi ako ng Laba ngayon 16, babalikan ko talaga ang plaza. Because it was 4 years ago na hindi ako nakabalik doon. Kaya sabi ko, dito ako nakipaglaban, dito din ko na-receive ang tagumpay. Basta manalig ka lang sa Panginoon. Kaya nakita ko na for 2 years, yung kahirapan ko, alam ko, hindi natutulog ang Diyos. Kaya palagi kong pinagdasal, Lord, alam ko hindi ka tulog, nakikita ko yung sitwasyon ko. Pero mag-aantay pa rin ako kung kailan makusagutin. At ang Diyos hindi talaga siya nagkamal, hindi talaga binigo ang Diyos ang kanyang pangako. Kaya kung ano mang pinagdaanan niyo kapatid, ang Diyos hindi natutulog. Gising ang Diyos. All you need to do is to trust Him and wait. Ano sinabi sa Matthew chapter 24 verse 13, ang sinabi doon, ang manatili hanggang sa huli ay maliligtas. The grace of perseverance. Sabi ko, minsan may magtatanong, James, paano mo na kaya yun? Sabi ko, hindi ko kaya yun. It is the Holy Spirit that helps me. It is the Lord that gave me the grace of perseverance. It is the Lord that helped me. It is the Lord who gave me strength na malampasan ko ang lahat na yun. Ang Panginoon lamang ang tumulong sa akin at that time. Kaya, nung 2 years, walang-wala, tinulungan ako ng mga charismatic, so dahan-dahan, pinapakilala ako ng organisasyon na ito si James, ito, hanggang sa ang dami ng mga nag-i-invite ko na kunti-kunti nakabangon sa aking buhay. So, diyan po yung pagiging Katoliko ko. So, yung mga kaalaman ko dati sa mga pag-aaral ko sa apologetics,
ay sinishare ko na sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang community, sa iba't ibang congregation sa buong Pilipinas. And nagkataon lang talaga na nandito ako ngayon sa Quezon City with Father Ben. Magtatanong kayo sa ako nakatira kay Father Ben, ako nakatira doon sa kumbinto. So, pabalik na naman ako ng Davao, no, to bring back memories before na mga pinagdaanan ko sa Davao para lang makita ko ang katotohanan at para lang mahawakan ko ang katotohanan. Kaya kayong mga Katoliko, manatili kayong Katoliko. Dahil nandito ng katotohanan, nandito ng katotohanan, all you need to do is to discover. Hanapin nyo lang. Aralin nyo lang. Nandito, kumbaga, para na itong ginagawa natin sa simbahan, para na itong pagkain, ang gagawin nyo na lang, isusubok nyo lang. At kayo ay magbubusog sa salita ng Diyos. Kaya po, ako po'y naging masaya dahil ang dami po ninyo na dumalo ngayon upang malaman natin kung ano pong gagawin natin. Actually, mga kapatid, tuloy-tuloy po ito, different kinds of topic. Ang susunod po na topic ay True Church. Patutunayan natin kung paano natin mapapatunayan sa ating mga kapatid na mga Katoliko at hindi Katoliko kung itong simbahan na Katoliko ay ang tunay na simbahan. Ang simbahan Katoliko ay ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Pero gusto ko lang po magbigay sa inyo ng advice. Apologetic is not to teach you about debate. Hindi ko kayo tinuturuan na makipag-debate. At hindi ko kayo ini-encourage na mag-debate. Kasi sa safety, tatlo po ang trabaho ng safety. To teach, to preach, and to defend. But if you defend your Catholic faith, anong sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15? Do it with gentleness and respect. Hindi yung kayo may alam ka na sa Biblia, awayin mo na ang mga hindi Katoliko. Pag may mababasa ako, magkatoliko ka na. Pag mababasa ko, akin na yung sapatos mo. May ganyan ang nakikita mo. Na hindi na nila ginagawa na mag-share ng Word of God ng ating pananampalataya Katoliko with gentleness and respect. Kaya minsan, ang dami ko ng karanasan sa klasa na magsundukan. Kasi nakikinig ako ng mga debate and I am also a debater. Ako po din isang debater ng CFD, ng Catholic Faith Defenders. Pero nung nakita ko, wala namang akong fruit na nakikita sa pag-debate. Pero mas marami akong fruit nakikita sa pag-evangelize. Walang maitulong yung mga debate-debate na yan. Hindi, kung kayo tinuturuan mag-debate, and I discourage you to go in. Bakit natin ginagawa ng apologetics? For us to know how to answer. Hindi kayo, Sa totoo nga no, naging bunagin na talaga. Okay? Hindi ko kayo i-encourage sa mag-debate and I discourage you na mag-engage ng debate. Ginagawa natin itong apologetics for us to know how to answer. Pero kailangan gawin natin with gentleness and respect. Then pinagdaanan ko ng lahat. Meron akong kakilala, isang kasamahan, hindi naman sa CFD, parang kakabago lang niya natutunan, sa kapapakinig niya sa CFD, parang gusto niya makipag-debate. Eh, ang problema, hindi pa siya fully equipped, kaya minsan dinadaan na niya sa filosofo. Instead of using the Bible to answer objections from the other sect, ang ginagawa niya, ginagamitan niya ng filosofiya, yan ito. Meron isang pastor ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, yung cross na kinikwintas mo ngayon, ako hindi ko na kinikwintas ngayon, yung cross na kinikwintas mo, kahit apatan ko pa yan, walang mangyayari sa akin. Sabi ng pastor, ha? Eh, itong Katoliko na bago pa lang nag-aral ng apologetics, akala niya, very fully equipped na siya. Anong ginamit niya? Hindi na siya gumamit ng mga versikulo. Hinugan niya yung cross niya. Nilagay niya sa sahig. Sige, pastor, apatan mo araw, tingnan natin. Pag-apak ng pastor, sinuntong kagad ang Katoliko, boom! Kaya sabi ng pastor, ano yun? Di ba, may mangyayari sa'yo? Ay, pagkaganyan na gawin nyo, ha? At ang itong apologetic talks ko, I recognize ako ni
Most Reverend Ernesto Antioco, ng Diocese of Cubao, in-encourage niya na kung may mga parish man na magagawa naman ito, yes, ka-coordinate with Father Ben, because he is the spiritual advisor of the Catholic Faith Defenders Diocese of Cubao, kaya nandito siya ngayon, talagang sinuportahan niya. So baka ganun ang gawin niyo nga, makipapagsuntukan kayo. Pero kapag meron mga Bible study, kapag sa tingin niyo na talaga kompleto na yung kaalaman niyo pagdating sa pananampalataya Katolik, do not let the others speak. Huwag niyo hayaan na magsalita. Kapag nasa dialogue kayo, huwag niyo hayaan na magsalita sa lahat. Dapat palaging ikaw magsalita. Bakit? Kapag sila nagsalita, pag matapos niya sa magsalita, iwan niya na kaagad. Ganyan tipik na. Kaya tiktik nyo, kapag may naka-schedule na dialogue sa inyo na nasa ikaw sekta, magluto kayo yung biko. Yung biko na napakalagkit talaga. Tapos bago kayo mag-dialogue, pakainin nyo muna yung mga pastor. O pastor, ayan, pastor, kainin. Yan pastor, kakahuyang. Magsalita na kayo na kaagad. Kasi may lang pag magsalita kasi managkit yung ano, biko. Ay, yung nag-tiknik yan, ha? Paano kagad yung mga versikulo? Matthew chapter 16, verse 18, ganito. Ephesians chapter 5, verse 23, ganito. Ang mga pastor, sorry. Alam mo? Doon na tati other speak. Yun ang tiknik nyo. O sige, so we will have a break. And after that, we can have a question. Ha? Yes, question and answer. Yes, sir. Brother James, we are so impressed, we're so inspired and enlightened by